proud Pilipinas. Israel ipinakita 30 Netherlands Antillean Guilders advanced tanks na binili ng Pilipinas sa Paris. Ang Israeli defense company na Elbit Systems ay nag-unveil ng Sabra light tank system nito sa Eurosatory 2022 Defense Exhibition sa Paris, France. Ang Sabra light tank system ay naka-schedule para sa paghahatid sa Philippine Army, na siyang ilulunsad na customer para sa bagong sistema upang matupad ang mga kinakailangan nito para sa magkahalong fleet ng tracked at wheeled light tank. Sinasabing ang disenyo ng Sabra turret ay nakinabang mula sa karanasan ng Elbit Systems at Merkava Directorate Tank Program Administration ng Israeli Army sa pagbuo ng mga sasakyang na patunayan sa labanan. Ang Sabra turret, na maaaring i-configure para sa manned o unmanned operation, ay maaari ding i-configure na gumamit ng alinman sa 105mm o 120mm NATO compatible na tank gun, at nagtatampok din ng automatikong loader, at iba pang mga produkto mula sa Elbit Systems kabilang ang Commander Open Architecture Panoramic Sight Gunner Sight, Panoramic na Day, Night Stabilized Sight, ang Iron Vision Helmet Mounted Display, Fire Control System, Torch X Command and Control System, at ang Iron Fist Active Protection System. Nagtatampok ang display ng Sabra turret na nakamount sa isang General Dynamics European Land Systems ASCOD-2, Pesaro-2 platform, at pinaniniwalaan na ang hitsura ng Philippine Army na sinusubaybayan ng light tank. Ang Philippine Army Light Tank Project ay magkakaroon din ng Sabra Light Tank System na naka-install sa Excalibur Army Thunder 2x8x8 Wheeled Armored Vehicle. Ang kagawaran ng pambansang depensa ng Pilipinas ay pumirma ng US$172.20 million na kontrata sa Elbit Systems para maghatid ng 30 sasakyan na binubuo ng 28 tracked at wheeled light tank, isang command vehicle at isang recovery vehicle para matupad ang mga kinakailangan nito sa light tank. Iniulat din ng Philippine Defense Resource na maghahatid din ng Elbit Systems ng 2 wheeled armored vehicle, 105mm tank ammunition round, 3 tank transporter at 5 sniper detection system. Ang unang batch ng mga tank ay inaasahang may hahatid sa Philippine Army sa huling bahagi ng 2022. Ipinahayag ng Philippine Army, PA, ang kanilang pasasalamat kay outgoing Department of National Defense, DND, Secretary Delphine Lorenzone para sa kanyang suporta na nagbigay daan sa serbisyo na makakuha ng big ticket na mga armas at plataporma sa kanyang 6 na taong termino. Kabilang sa mga game-changer equipment na nakuha sa ilalim ng AFP Modernization Program's Horizon 2 sa panahon ng outgoing Defense Chief ay ang 15 brand new armored mortar carriers na bahagi na ngayon ng newly reactivated 1st Tank Battalion ng Armor Division at ang 12 autonomous truck-mounted howitzer system, ATMOS, 155mm, 52 self-propelled howitzers na ngayon ay hinahawakan ng 10th Field Artillery Battalion. 155 SP ng Artillery Regiment. Ang mga sistema ng armas na ito ay pinanggalingan ng PA mula sa Israeli Defense Company na Elbit Systems. Ang mga asset sa pagtatanggol ng malalaking tiket na malapit ng maihatid sa Army ay kinabibilangan ng Multiple Launch Rocket System, Sabra ASCOD Light Tank, at Pander 8x8 Wheeled Light Tank, sinabi ng tagapagsalita ng PA na si Col. Xerxes Trinidad sa isang pahayag noong Miyerkules.